Grabe, parang Bake Mac ang lasa pero pansit kanton lang pala. Oo, hetong instant pansit kanton na mabibili nyo. Pati yung paggawa ng siomay, ituturo ko. 285 pesos lang ang nagastos ko sa recipe na to. Ang tanong, pwede ba tong pang negosyo? Kaya naman, simulan na natin to. Oh, nandito ka. May sasabihin ako sa'yo na ano, importanteng mahalaga. Sigurado yung mahalaga yan, ha? Oo, may nagre-request kasi. Oh. Sa page, Facebook page natin. Facebook page natin? Ay, sa'yo lang pala yan. Pa-request po ng pansit kanton negosyo recipe, yung kakaiba po sana. Salamat po in advance. Ikaw lang to eh. Hindi ah. Magugutom ka lang. Kamukha mo eh. Mataba lang siguro. Sige. May pera pa naman ako dito. Siguro... Magkano pa yan? 400. Hindi ko lang kung kakasyo to. Pasa na yan. May molar wrapper naman doon siguro, tsaka quick melt cheese. Sige, gawin natin kakaiba yon. Pero may condition ako. Oh. Kapag na-shoot ko ang bola na to, ako magluluto. Pero kapag hindi ko na-shoot, ikaw magluluto, tapos sagot mo rin mga gastos. Mukhang lugi sa'yo ah. Oh, ano, deal? Oh, dito na lang oh. Sige, sige. Kapag na-shoot ko, ako magluluto. Pero kapag hindi ko na-shoot, ikaw magluluto. Sige, mas madaling mag-shoot dyan. Anong madali? Puto ka. Lugi ka rito. Sige. Tingnan natin. Bait, isang kamay gagamitin mo lang? Sinisipat ko pa lang. Ah. Masyado ka namang. Wala ko, isang kamay. Ito. Game. Ay! 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 Oh, no! Thank you, Lord! Nagpa-board. Kaloko. So yun nga guys, dahil talo ako sa challenge na yon, ako ang magluluto ng recipe na to. Bumili lang ako ng mga ingredients kay Ate Nora. So yun guys, 146 na to nabili natin. Kaya bibili muna tayo ng mga giniling, tsaka ibang gulay. Tara. Carrots. Onion. Ang liliit pala to. Tara, nakasabi to. Magkano po ito? 12 lang. 12. Buti naka-lipstick ko. Yun nga, apat na pansit kanto ng binili ko. Tigo 14 pesos ang isa nito. Kaya 56 pesos ang presyo. Hetong mantika, 48 pesos to. Pero kalahati lang siguro yung magagamit natin dito. Kaya yung costing natin dito ay 24 pesos. Hindi ko sasama lahat kasi guys, may matitira tayo. Yung matitira kasi gagamitin natin sa susunod na recipe. Katulad nitong harina, 5 kutsara lang ang magagamit ko dito. Kaya kung yung 5 kutsara na yun, yun lang isasama ko sa costing. Kasi yun lang nagamit sa recipe natin. Ang 5 kutsara nito ay pumapatak ng mga 7 pesos siguro kasi 18 pesos namin nabili ito. Heto naman, yung evap. 19 pesos ang presyo. Pero magagamit lahat natin to. Sunod naman, yung 1 pirasong carrots ay 9 pesos. 3 pirasong sibuyas, 6 pesos. 1 pirasong itlog, 7 pesos. Heto guys, ang paboritong cheese ng mga Marites. Chismis. Heto guys, nagkakahalaga lang ng 5 piso. Next naman, hetong margarine. Bale, 12 pesos po nabili ito. Pero kalahati lang ang magagamit dito, kaya 6 pesos lang ang costing natin dito. Sunod naman, 1/4 kilo ng giniling. So nagkakahalaga ito ng 95 pesos. Guys, yung presyo na to based ngayong April 22, 2024. Kaya posible magbago ang presyo nito. Depende sa lugar nyo o kaya depende kung anong araw nyo napanood dito. Tapos guys, dahil may natira akong ingredients, kailangan kasi natin ng quick melt cheese. Ito, natira lang sa amin to. So 1/4 lang gagamitin natin dito. Nagkakahalaga siya ng 95 pesos yung buo. Pero pag dinivide mo sa 4, papatak lang siya ng 24 pesos. At heto naman yung molo wrapper. Heto guys, panggagawa natin ng siomay. So nagkakahalaga siya ng 50 pesos pero kalahati lang ang magagamit natin dito kaya 25 pesos lang ito. Siyempre meron din tayong asin at paminta, tig isang kutsarita. Pero ang presyo lang nun, siguro tig piso lang ang gagawin natin doon. Kaya ang total na costing natin ay... Magkano nga ba? Kaya ang total na costing natin sa recipe na to ay 285 pesos. Pero ingredients pa lang yon, wala pa yung mga lalagyan. Wala pa yung transportation sa sasakyan, wala pa yung gasol, or kung ano pa man. So, malalaman natin mamaya kung malulugi ba to, or kikita ba ang recipe na to. Di ko alam. Basta,
Tingnan na lang natin. Hindi ako sigurado kasi hindi pa natin nagagawa, hindi pa natin naluluto. First time ko lang gagawin ito, kaya subukan na lang natin ang recipe ni Lokong Kusinero. Gagamit tayo ng 1/4 kilo ng giniling. 3 pirasong sibuyas. 1 pirasong carrots. 3 kutsarang harina. 1 kutsaritang paminta. 1 kutsaritang asin. Tapos gagamitin natin yung mga seasonings. Pero 2 piraso lang ang ibubuhos ko. Ilagay na din natin yung 2 toyo dito. At 1 pirasong itlog. Guys, medyo konti itong mixture ko. Pero kung gusto nyong dumami, magdagdag lang kayo ng nilagang kamote. Hindi malalasahan yun, kaya huwag kayong mag-alala. Nabili ko na kasi ang mga ingredients at may costing na. Kaya hindi ko na pwedeng baguhin pa. So, kuha lang tayo ng ating mixture. Tapos, balutan natin ng molo wrapper. Hindi ako masyadong magaling sa pagbabalot nito. Pero kapag sa mga handaan ng babalutin ko, magaling ako. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Medyo marami ang nilalagay ko para makita sa video. Pero kung pang negosyo, pwede nyong liitan pa to. So, 40 pieces ang nagawa ko. Guys, gagamitin natin yung mantika ng pansit canton para hindi masayang. Tapos, ang mali ko dito, spring yung brand ng mantika na nabili ko kaya medyo mahal ang presyo. Lutuin na natin yung siomay into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Sinasabi ko ang mga mali ko para kapag kayo na ang gumawa, maiwasan nyo. Kumbaga, ako muna ang mag-trial and error nito bago kayo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Grabe, napakalutong ng itsura. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang margarine. Next, 2 kutsarang harina ang ilalagay ko. Magbuhos din tayo ng konting tubig dito. Next, yung 40 grams ng quick melt cheese ang tutunawin ko. Nakakadagdag ito ng linamnam. 140 ml evap. At 1 sachet ng cheese powder. Ito yung 5 piso na nabili ko. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ito. O diba, ang ganda ng itsura. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. So, lutuin na natin yung pansit canton. 4 na piraso lang ito. Yung iba sa inyo, pansit canton na lang ang lulutuin. Overcook pa din. So, i-drain lang natin to. Pero pwede pa kayong magdagdag ng pansit canton para mas marami ang magawa nyo. Ibuhos na natin yung cheese sauce dito. Kaya yung pansit canton mo magiging parang Bake Mac ang lasa nito. O diba, ang cheese niya. So, okay na to. Ilagay na natin to sa kikyang plate. Kayong bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. Kasi dyan nakabase ang inyong presyo. Mag-toppings na din tayo ng siomay dito. O diba, itsura pa lang nakakatakam na. Guys, basta ihuli nyong lutuin yung pansit canton para hindi tumigas. So yun guys, tapos na tayo magluto nito. Bali ang nagawa ko ay 11 orders. Actually guys, kung bebenta mo ito ng 30 pesos, ang magiging kabuang kita natin ay 330 pesos. Kasi 11 order lang ang nagawa natin. Ma-minus mo pa yung puhunan, 285 pesos. So magiging tubo mo lang ay 45 pesos. Kaso hindi pa kasama yung lalagyan, hindi pa kasama yung gasol, hindi pa kasama yung transportation. Kaya ang masasabi ko, hindi ka kikita sa recipe na to. Hindi siya pang negosyo. Okay siyang pang merienda. Talagang masarap siya. Pero kung ininegosyo mo ito, hindi ka kikita rito. Gusto ko lang kasi maging honest sa inyo. Hindi ko naman pwede sabihin na naka-benting orders ako. Siyempre, gusto kong ipakita sa inyo na ganito lang ang kikitain nito. Kaya naman, tikman na natin to. Grabe. Napakalutong talaga. Tapos yung pansit canton, medyo natuyo na kasi kanina pa naluto to. Pero kung titikman mo, saktong-saktong alat niya. Tapos yung siomay natin, lalo pa nadagdag yung flavor dahil sa nilagay natin na seasonings ng pansit canton. Alam mo yung parang Shanghai ang lasa niya, pero siomay ang itsura. Ganun yung siomay na naluto natin. Ito naman pansit canton, kung alam mo yung lasa ng Bake Mac,
Ayun, parang ganun to. Sarap. Saka lang guys ha, magugas muna ako. Baba ka muna. Yeah. Ay, naku. Diyan ka muna. Diyan ka lang. Oh, no! Napakainit ng panahon. Grabe. Oh. Nasaan yung pagkain dito? Ba't yung camera iniwan din dito? Putik yan. Baka mamaya mawala ito eh. Grabe naman. Pauwi na lang eh. May tao ron. May tao. Putik. May tao. Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Ay! Ha? Kaya pala! Ikaw siguro nag-request ng recipe na yan. Hindi ah! Hindi! Ba't tinatay? Hoy! Oh! Ay putik, itinakbo! Oh no! Hoy! Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye! Bye-bye!